Good morning sa inyong lahat, mga idol. It's been 6 a.m. in the morning. So, bali, galing na tayo sa Bontoc Mountain Province at nag-stopover tayo sa isang satellite office namin doon ng NFA, doon sa NFA Bontoc. So, ngayon, kung nakikita niyo, nandito tayo ngayon sa kalsada. Bali, ang pinaka-right side ko ay bangin yan, mga idol. So, napaka-delikado ang kalsada rito papunta doon sa itinuturing na last legend na magkatu na mambabatok na walang iba kundi si Apo Wang Od ng Butbut tribe doon sa Buscalan. So dahil nga maaga tayong umalis doon sa ating satellite office sa may Bontoc Mountain Province, so expected natin na may mga madadaanan tayong mga sea of clouds. So ito nga, mga idol, ito yung nakikita ninyo, yung mga sea of clouds. Bali, yan ay hamog na naipon-ipon kaya nagpormang ulap siya, mga idol. So ayan, kung titingnan ninyo yung mga sea of formation ng sea of clouds. So napakagandang niyang tignan, mga idol. Parang nasa langit ka na. Pati yung mga rock formation dyan sa gilid ng bundok, mga idol, ay napakandang tignan. Para siyang nilandscape ng kalikasan, mga idol. So, bali, yan bali, ito ay mangilan-ngilan na mga landslide na nangyayari sa gilid ng bundok. So, kung napansin ninyo, may mga makinarya tayong nadaanan. Bali, hinahawi pa nila yung mga naglaglag, yung mga bato. Kalsada. Kaya kalsada. So bali, yan kasi, mga idol, nagbibiroan kami na kapag nalaglag ang sasakyan dyan sa may bangin ay 40 days na ay hindi pa nakukuha yung ma-aksidente dyan. At ang sabi naman ng co-employee ko ay baka abutin nga daw ng babang luksa or 1 year pagkamatay, hindi pa nakukuha yung mga aksidente na mahuhulog dito sa bangin na ito, mga idol, dahil sadyang napakalalim niya, no? Kung titignan nyo, parang nakakalula pag tumingin ka sa baba. So ayan, mga idol, yung aking co-worker, bali siyang parang pinaka-tourist guide na rin namin, kaya siya yung nagmamaneho. At kung mapapansin niyo yung kurbada ng mga kalsada, ayan. Kung may makakasalubong ka, ay talagang magme-minor ka. Magbabawas ka ng bilis ng iyong sasakyan, mga idol. So, ayan, tingnan nyo uli sa baba. Ayun tayo, yung dadaanan namin ng kalsada, mga idol. So, bali, napakatarik. Kumbaga, makikita mo nga yung pinanggalingan mo, makikita mo rin yung pupuntahan mo, mga idol, na kalsada, dahil paikot-ikot lang ito sa bundok. So, ayun, mga idol, medyo pasikat na yung araw. Baka siguro ito ay almost 8 o'clock in the morning na, mga idol. Kaya medyo maliwanag yung kalsada. So, bali dito para sa highway nito ay hindi pinapayagan yung pagbibiyahe, pagpadilim na, dahil ang gawa ng mga masyadong makikitid yung kalsada, mga idol. So, kaunting ingat lang sa mga nagbabalak magpunta rito, lalo na kung halimbawa ay first time mo palang magmaneho sa ganitong klase ng kalsada, mga idol, dahil talagang sa kaliwa mo ay bundok. Dito naman sa kanan ay bangin. So, ayan, mga idol, tuloy lang tayo sa ating pagbiyahe. So, bali, ayan nga, mga idol, yung kalsada na ating pupuntahan pa. Ayan, mga idol, okay, tignan ninyo, kaganda ng mga formation ng bundok. Bali, yung bulubundukin na yan, ang nakakasakop dyan ay cordillera. Bali, ito ay sakop ng Cordillera Autonomous Region. Itong region na ito, mga idol. So ayun, nandito tayo, mga idol, sa Juan Mountain Province, dito sa Tinglayan, Kalinga. Bali, papunta tayo doon kay Lawang Od.
yung tattoo artist dito sa Kalinga, Payao. So ayun oh, mga idol ayan. May isang village doon. Bari lalakarin natin 'yon mamaya. So nandito lang tayo ngayon sa overlooking view. Ayun mga idol, tignan niyo ha. So ayan mga idol, nandito tayo sa welcome arc ng village nila Wang Od dito sa Buscalan, Kalinga. So ayan dito sila oh, ganyan lugar nilang ganda. Diba? Ayan. Ayan mga bulubunduk yung lugar nila mga idol. Ayan. So ayan kung nakikita nyo yung nasa likuran ko, dito tayo pupunta paakyat doon sa village nila Wang Od dito sa Buscalan Tattoo Village mga idol. Sikat na tattoo artist na natitira dito sa Kalinga. So bale ayan mga idol yung view dito sa papasok kila Wang Od mga idol. So kung nakikita na nyo, meron pa silang maliit na rice terraces sa gilid ng bundok. So bale ayan daw yung mga hinukay ng mga ginawang palayan. So tara mga idol, pasukin na natin yung mismong barangay nila Wang Od mga idol. So ayan yun, nakikita nyo halos kasya lang yung isang sasakyan mga idol. Nag-landslide to. So, mga idol, nandito na tayo sa may Buscalan Information Registration. Ayan. Parejo! Parejo! Yan, dito na tayo sa lugar ni Apo Wang Od. Ano ang native dito?
Dali, kamag-anak ni Apo Angot. So, ayan mga idol, bali kumuha na tayo ng local tourist guide doon sa Information Registration Center. Kamag-anak yan sir ni Wangod sir. Sasamahan na tayo hanggang doon sa bahay nila Apo Wangod. So ayun mga idol, hanggang dito na lang yung inaabot ng kalsada. So iwanan na muna natin kung samantala yung sasakyan para tayo makapunta dun sa village ni Wangod mismo. So ayun mga idol, oh, muna tayo sa gilid ng bundok. Ayun siya, sasakyan namin. So ayun mga idol, siya yung bali silang dalawa yung parang pinaka-tourist guide natin dito. Bali ate, sino, kaano-ano mo si Juan, Apo Wangod? Apo namin. Ah, bali, lola nyo na siya? Oo, lola. Kasi yung lola namin, magkapatid sila. Ah, kasi bali, kamag-anak. Wala siyang anak. Oo, oh, kamag-anak nyo siya. Parang lola sa... Ano na nga huli yung pangalan nyo? Minerva, sir. Ah, Minerva. O, yan. Minerva. Ang mga idol, si Ma'am Minerva. Ay, bali, vlogger! Kamag-anak ni Juan, ni... Magkanak, vlogger, vlogger ka. Apo Wangod. Sister ni... So ayan mga idol, iwanan muna natin yung service vehicle natin dyan dahil dun pa sa tuktok ang ating aakyatin na bali pinaka-village ni Apo Wangod. Ayan mga idol, yan yung village. So lakad to na katakot-takot mga idol. Kaya handa natin ang ating katawan sa mahabang lakaran mga idol. Lakad. So ayan kung nakikita ninyo, yan ang ating mga lalakarin papunta doon sa kanilang pinakabahay mismo ni Apo Wangod. At ito naman ang ating mga kasama. Ilang kilometers mga idol, ang Team NFA.